The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The Lord Jesus appointed 72 other disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say peace to this household. If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his pay. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick and eat, and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Timothy and Titus are converts after hearing Saint Paul. As I've said yesterday, conversion can be as soft as the whisper of a wind, or it can be drastic as you fall from your seat. Kanya-kanyang drama yan. And C.S. Lewis, you know, his words, that joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. In whatever way, God speaks to us. The problem is that many don't listen. Palaging nagsasalita ang Diyos. Ang problema lamang ay maraming hindi nakikinig. Again, when we talk about conversion, it is not simply about having a realization. Namulat ka sa isang katotohanan, namulat ka sa isang bagay na hindi mo napapansin noon, it is not enough that you have an awareness of what is right and what is wrong. Conversion happens when this awareness move you to conviction. Meron kang sabi nga, nagtutulak sa iyong kalooban na hanap, hindi lang hanapin, kundi isa buhay ang katotohanan ng iyong nagampanan. Marami namang nakasalumuha ang Diyos, pero hindi lahat naging convert. Maraming pinakain ang Diyos, pero hindi lahat naging disipulo. Maraming pinagaling ang Diyos, ngunit hindi lahat naging tagasunod. Marami sa atin ganyan hanggang ngayon. Dasal ng dasal kapag may pangangailangan, pamisa ng pamisa. At marami dyan ang tinugon ng panalangin. Nang nadinig na ng Diyos ang kanyang hinihiling, hindi mo na rin sila makita. Hindi mo na rin sila makita. Kasi pagkamisan, mga user-friendly lang tayo. User-friendly. Manggagamit ng kaibigan. Kinakaibigan mo ang Diyos, dala ng iyong pangangailangan.
At hindi yun. When you talk about conversion, there must be a deep relation that being developed between you and the God who calls you. Bago mo pa makita ang Diyos, nagpadala na ang Diyos ng mga taong magsasalita tungkol sa Kanya, magmumulat ng iyong mga mata. Kung inyo pong tatagpi-tagpiin ang mga yugto ng inyong buhay, makikita nyo, matagal na nagsasalita ang Diyos sa buhay ninyo. Kung inyong sabi nga, pagtatabi-tabihin ang mga kwento ninyo, maging ang inyong mga pagluha at pagtawa, yun ay palatandaan na ng pagpapahayag ng Diyos. Marahil ang tanong lang ay, nasaan ako doon? Ano ang aking ginawa? Anong ayaw ko makita? Anong ayaw kong pakinggan? Ano ang hindi ko marinig? Sapagkat ang pagbabago ng pagkatao ay nagsisimula palagi sa pagbabago ng kalooban. The only way to change our lives is to change our attitude. And that attitude must be founded in a realization with conviction. Mga minamahal na mga kapatid, minsan nagbabasa ako ng comics. Ano po? Sabi doon, sa isang simbahan, sinara ng lalaki. May dala siyang baril. Alam niya naman sa US, ang dami mga ganyan ngayon. Dala ang baril, kinasa ang shotgun, at sumigaw siya. Sabi niya, yung gustong mamatay, ako yung gustong ayaw, yung ayaw mamatay, lumabas sa simbahan. Naglabasan yung mga tao. May natira. Kayo ba magpapakamatay kayo sa Diyos? Yung hindi magpapakamatay, umalis na. Umalis yung naiba. Tapos, tinanong niya yung mga tao, kayo, naiwan, magpapakamatay ba kayo sa Diyos? Para sa Diyos? Sabi nila, oo. Binaba yung baril. Sabi niya, Father, ituloy mo na ang misa. Ito lang talaga ang tunay na nagsisimba. How many among us will really put our lives for God? Ask yourself. How many among us will really put our lives for God? It's a joke. But it's good to ask ourselves. Is my conviction really move me to make a stand for God? Yun ang tunay na conversion. Timothy and Titus and other pastors, saints, died for their faith because of their conviction, not only of realization, not only of a personal experience with God. I'm sure. Natawa nga ako, sabi ko, mabuti hindi yung pare ang unang lumabas. Paano kung yung pare ang unang lumabas? Magandang pagtuunan ng pansin yun. Madali kasi magsimba, pero mahirap manindigan. Madaling magsimba, pero mahirap manindigan. Amen. For those who have been asking regarding prayers for all our departed, we will have it this coming Sunday. As I have said last year during November, that you keep the list of names of your departed brothers and sisters, and every month we pray for them. The whole month of November, we pray for them. But every month, even though it's not their birthday or their whatever, we pray for them. Again, we thank you for all your love offerings, your support in our ministry. Maraming salamat po. Nawa po ay suklian kayo ng Diyos sa mga kabutihang inyong kaloob.
Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, it is not your realization, it is not your awareness that will make you turn away from your sin. It is your conviction. And perhaps this is what God is looking from us. Yung bang mayroong pagbabago sa buhay natin araw-araw, pagtalikod sa kasalanan at ang paggawa ng mabuti. Hindi sapat ang pagsisimba, hindi sapat ang pagdarasal kung wala namang pagbabago ang buhay. Anong inaantay mo? Patuloy ang pagbulong sa iyo ng Diyos. Huwag mong antayin na ikaw ay sisigawan sa pamamaraang sabi nga, hindi mo inaasahan. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.